At alam niyo ba na ang mushroom ay kilala as a meat alternative dahil sa tagline nitong protina? Kaya samahan niyo ako at silipin natin. Yung isang ganito, umaharvest ka ng 3-4 kilo hanggang sa siya ay masira. Tapos umaabot siya ng 4 to 5 months. Depende po sa pag-aalaga. Everyday po, dinidiligan nyo din or spray-spray? Opo. Yung dilig yung spray lang talaga. Depende sa panahon. Pag summer, apat na beses sa isang araw. Pag umuulan, kahit dalawang beses lang, umaga at hapon. Ito po yung gamit para sa spoon. Ang kinukuha namin dati ito kasi pag bagong tanim, kailangan niyang madilim at medyo mainit yung temperature para mag-grow siya na bagong tanim. Gaano po katagal dapat naka-store to? Hanggang dito? Ganito po ang itsura. May specific na itsura siya. Pero may siron siyang expire, ma'am. Nasa, kung may isang buwan na siya, yun na yung mag-iba na yung anyo. Kaya ito na spoon ay pwedeng itanim kung marunong kang gumawa kahit 20 lang o 30. Bakit? Mas malayo ka sa contamination. Yan yung tinatawag nila na green spoon. Pwede sa mais, pwede sa palay. Ngayon, ito yung green spoon na itatanim dito pag naluto itong fruiting bag. Itong tawag namin dito ay fruiting bag. Wanda. Kasi itong puti na ito, ito na yung magiging mushroom. Parang amag. Tutubo na lang siya na palabas. Tutubo na siya. Pag napuno na yung puti, tutubo na yan. Yan na yung time na mag-harvest tayo na araw-araw. Pag maraming fruiting bag, marami kang mushroom. Pag konti lang, konti din lang. Kaya ang per kilo namin dito is 200. Kami na po yung pinakamurang mushroom sa natividad. So, ito po tayo ngayon. Ako po yung pinag-harvest nila. So, first time ko lang makakita ng ganitong mushroom. Kasi before, parang sa amin, parang sa may kawayan lang, tapos ginaganon mo lang. Pero ngayon, nandito siya ngayon sa harapan ko. So, it's so cool. Tapos, ang ganda niya. Para siyang shell, pero yung itsura niya, pero malambot. Ang ganda. Actually, hindi ko alam kung tawag din ba nila dito is puong. Kasi ang tawag sa amin is puong to. And then, kadalasan to niluluto ng papa ko. Parang nilagyan lang niya ng asin and then ang palaya, something. Masarap siya. Napaka-enjoy magpitas ng ganito. Kasi parang isang hugot mo lang, kuha na. Ayan. Ayan. So parang cute. Twist mo lang. And then, there you go. Ayan, lagay mo na siya dito sa may lalagyanan niya. So, uuwi ko na po ito sa Bulinaw. Papaluto ko na siya. Ito po sa natividad, ito na yung pag-process namin sa mushroom. Ito ay parang isa sa pagkakitaan ng tao, mga nasasabi nating livelihood. Okay. Additional income sa mga pamilya. So, ito na yung hinarvest ko kanina. Ito na yung reward ko. So, titikman ko na. Crunchy. And masarap. Parang chicken skin. In a healthy way. Sarap. Tikman naman natin yung mushroom ice cream. Parang buko salad. Masarap. Tapos healthy pa siya kasi mushroom. Ang mushroom kasi rich in protein. So, very nice to sa mga nagda-diet or nagbibuild ng mga muscles. Okay, so tinry ko lang po na kumuha ng chicharon na mushroom and then sinuso ko dito sa ice cream. Ang sarap po siya.